Taong 2011, tatlong beses na operahan si dating Pangulong Gloria Arroyo dahil sa problema sa kanyang cervical spine. Matagal-tagal na panahon din siyang nagsuot ng neck brace bilang suporta. Sa eksklusibong panayam ni Arnold Clavio noong Agosto, ipinakita pa ng House Speaker ang marka ng pinagdaan ng operasyon. Speaker, marami pong nagsasabi na parang OA lang ho yung sakit nyo. Na eto, Speaker ka na parang biglang-sigla na wala yung sakit mo. Pero nandyan pa, di ba? Nandyan pa. Nandun ka naman sa ospital nung kaka-opera ko, di ba? So, ikaw nga una nagpakita sa buong mundo yung gano'ng kalaki yung aking, kahaba yung aking operasyon sa likod. So ngayon po, kamusta? Pwede bang makita namin yung likod? Ano ba? Ayan. Nagpakita mo na noon eh. So ito may mga magnetic ano pa rin po kayo? Yan ang ginagamit ko para mabawasan ang sakit. Pero hindi lang yan ang ginagamit ni Arroyo para maibsan ang sakit. Kanina, may ginawang pag-amin ang House Speaker. I believe in medical cannabis. I have my problem here. And when I'm in a country that allows it, I put a pain patch. But here in the Philippines, I cannot do it. Naniniwala raw si Arroyo na epektibong panggamot sa ilang sakit ang marijuana. So, I authored that bill because I know that it can help me and many other people. Sa ngayon, pasado na sa committee level at nakatakda ng iakyat sa plenaryo ang House Bill 6517 o ang Philippine Compassionate Medical Cannabis Act. Wala pa itong counterpart bill sa Senado. Pero may ilang provision sa Senate Bill 1313 ni Senador Risa Ontiveros kung saan papayagan ang paggamit ng medical cannabis kung inaprubahan ng FDA ang aplikasyon para rito. Ang panukalang yan, nakabinbin pa rin sa committee level. Kamakailan lang, muling nabuhay ang issue sa paggamit ng medical marijuana nang banggitin ni Miss Universe 2018 Catriona Gray na pabor siya rito. Ang pagsasaligal ng medical marijuana noong 2013 pa ay sinusulong ng Philippine Cannabis Compassion Society para matulungan ang mga gaya ni Jeremy, may epilepsy at congenital hydrocephalus. Panawagan niya sa mga mambabatas. Bakit hindi natin subukan? Kung sa ibang bansa nga meron, nakasubok na sila. Ba't hindi natin subukan dito sa Pilipinas? Yun lang ang tanging hiling ko. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi.